ika-24 ng Setyembre, Huwebes, sa 25 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Lucas. Nabalitaan naman ng tetrakang si Herodes ang lahat ng pangyayaring ito at litong-lito siya dahil may nagsasabing nabuhay mula sa mga patay si Juan. Sinabi naman ng iba na nagpakita si Elias at iba pa na isa sa mga propeta noon ang bumangon. At sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko na si Juan. Sino nga kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga iyon?" Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, "Pinapugutan ko na si Juan. Sino nga kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga iyon?" Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Isang malaking palaisipan si Jesus para kay Herodes. Dahil dito, naguguluhan siya at nababagabag ang kanyang kalooban. Naisip niyang maaring muling nabuhay si Juan Bautista na ipinakulong at pinapugutan niya habang nasa bilangguan. Dahil dito, sinikap niyang makita si Jesus. Ang hangaring ito ay bunsod lamang ng pagkabagabag at hindi ng tunay na hangarin upang makilala at mapalapit kay Jesus. Ang totoo, walang malinis na hangarin si Herodes sa kanyang pagnanais na makita si Jesus. Hindi ito bunsod ng kababaang loob at pagsisisi sa nagawa niyang kasalanan noong kunin niya bilang asawa ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe at nang ipapatay niya si Juan sa bilangguan. Sa kwento ng Ebanghelyo, wala tayong mababasa na magsasabing naging mabuting tao si Herodes matapos niyang makita si Jesus. Pagsasagawa, ang hangaring makita at makatagpo si Jesus ay dapat bunsod ng malinis na hangarin. Mababaw na dahilan kung bunsod lang ng pag-uusisa ang pagnanais na makatagpo ang Panginoon. Sa mga anong pagkakataon at karanasan mo sa iyong buhay, nakakatagpo ang Diyos. May naidudulot ba itong pagbabago sa buhay mo?